tayong lahat. Si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon ang nagirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat. Si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Ako ay inyong hawakan, sabi ng Panginoon. Damhin ang mga sugat, manalig at maniwala. Magalak tayong lahat. Si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Si Jesus ay nagpakita, samantalang sama-sama, alagad niyang labing isa, kapayapaan ng bati niya. Magalak tayong lahat. Si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon ang nagirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat. Si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Ako ay inyong hawakan, sabi ng Panginoon. Damhin ang mga sugat, manalig at maniwala. Magalak tayong lahat. Si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa iyong sambayanang tinipon ng iyong Espiritong Banal ang kaloobang ikaw ay wagas na pagtapatan at ng, kas-
kapasyahang ikaw ay malayang paglingkuran sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pablo sa matatanda ng simbahan ng Efeso, "Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang lahat ng kabilang sakawan, sapagkat inilagay sila ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang simbahan ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang sariling anak. Alam kong pagkaalis ko'y magsisipasok ang mababangis na asong gubat at walang patawad na sisilain ang kawan. Mula na rin sa inyo'y lilitaw ang mga taong magsasalita ng kasinungalingan upang mapasunod ang mga alagad at sa gayon mailigaw sila. Kaya't mag-ingat kayo at alalahanin ninyong tinuruan ko kayo gabit araw sa loob ng 3 taon at maraming luha ang pinuhunan ko. At ngayon itinatagubilin ko kayo sa Diyos at sa kanyang salita na nagpapahayag ng kanyang kagandahang loob. Siya ang makapagpapatibay sa inyo at makapagbibigay ng lahat ng pagpapalang inilaan niya sa lahat ng kanyang pinapaging banal. Hindi ko hinangad ang pilak, ginto o pananamit ninuman. Alam ninyong nagbanat ako ng buto upang kumita ng ikabubuhay naming magkakasama. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagpapagal ay dapat ninyong tulungan ang mahihirap. Alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus. Higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Pagkasabi nito, lumuhod si Pablo at nanalangin kasama nila. Silang lahat ay umiiyak at hinagkan si Pablo. Labis nilang ikinalungkot ang kanyang sinabing siya'y hindi na nila makikita uli. At siya'y inihatid nila sa barko. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tanang mga kahari-ay, ang poong Diyos ay awitan. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Sana'y iyong ipadama ang taglay mong kalakasan, ang lahat ang lakas na ginamit mo noong kami isang galang. Magmula sa Jerusalem, sa iyong tahanang templo, na pati ang mga hari do'y naghahandog sa iyo. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Umawit sa Panginoon ang lahat ng kaharian. Awitan ang pagpupurit, ang poon ay papurihan. Purihin ang naglalakbay sa matandang kalangitan. Mula roo'y maririnig ang malalakas nilang sigaw. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Ipahayag ng bala na ang taglay na kalakasan, siya'y hari ng Israel, maghahari siyang tunay. Siyang taglay niyang lakas ay buhat sa kalangitan, kahanga-hanga ang Diyos sa sangtuwaro niyang banal. Siya ang Diyos ng Israel na sa tanay nagbibigay
ng kapangyarihan at lakas na kanilang kailangan. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Among Dios ni Jesu Cristo, ang salita mo'y totoo, kami ay pabanalin mo. Alleluia, 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 alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay tumingala sa langit, nanalangin at ang wika, "Amang banal, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan, pangalang ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa, kung paanong tayo'y iisa. Habang kasama nila ako, iningatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalang ibinigay mo sa akin. Inalagaan ko sila at ni isa'y walang napahamak, liban sa taong humanap ng kanyang kapahamakan, upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon, ako'y papunta na sa iyo, at sinasabi ko ito habang ako'y nasa sanlibutan upang mapuspos sila ng aking kagalakan. Naibigay ko na sa kanila ang iyong salita, at kinapuutan sila ng sanlibutan, sapagkat hindi na sila makasanlibutan tulad kong hindi makasanlibutan. Hindi ko ay dinadalanging alisin mo sila sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila sa masama. Hindi sila makasanlibutan tulad kong hindi makasanlibutan. Italaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Kung paanong sinugo mo ako sa sanlibutan, gayon din naman sinusugo ko sila sa sanlibutan. At alang-alang sa kanila'y itinalaga ko ang aking sarili upang maitalaga rin sila sa pamamagitan ng katotohanan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Sa atin pong mga pagbasa sa araw na ito, halos pareho po ang tema. Si Pablo ho ay nagpapaalam. Si Jesus po ay nagpapaalam. Hindi po ako aalis, wag po kayo mag-alala. Pero maganda po no sa pagpapaalam ho ni Pablo at ni Jesus, may binibigay silang misyon. Si Pablo itinagubilin sa mga matatanda, mga elders of the community, ang pamayan ng Kristiyano sa Korinto. At ang bilin niya, huwag niyong kalimutan yung mga gabi at araw sa loob ng 3 taon
na tinuruan ko kayo tungkol sa mabuting balita na luha ang puhunan. Sabi ni Pablo, luha ang naging puhunan ko sa inyo. Lahat ng hirap, lahat ng discomfort para maitaguyod kayo, ngayon ay itinatagubilin ko na sa inyo. Yun ho yung bilin niya sa komunidad ng mga Kristiyano. Ibinibili na niya para sa isang misyon. Si Jesus din po sa ating ebanghelyo, siya ho ay nananalangin. Pinapanalangin niya ang kanyang mga alagad. Dahil sabi niya, siya ako'y lilisan, nababalik na ako sa iyo. Kaya ho, habang nananalangin ho siya, ang ipinapanalangin niya ay ang kanyang mga alagad. At ano yung panalangin niya? Na una, ingatan sila ng Ama. Huwag silang pabayaan. At meron din po siyang mga bilin at kahilingan na sila ay palakasin ng Ama. Samahan sila kahit nakapuutan sila ng sanlibutan sa pagpapahayag ng mabuting balita. Samahan sila sa paghihirap. Samahan sila sa mga pagdurusa alang-alang sa mabuting balita. Kaya ho, maganda no, yung panalangin ni Jesus ay ang panalangin niya na huwag pabayaan at huwag hayaang mag-isa ang kanyang mga alagad. Kasama ho ng misyon ay ang pangako ni Jesus na hindi ka nag-iisa. You are not alone. Hindi ka nag-iisa sa pagdurusa mo. Hindi ka nag-iisa sa mga pagpapakasakit o pinagdadaanan mo. You are not alone. Kasama mo ang Diyos. Kasama mo ang Kristiyanong pamayanan. Dahil lahat tayo tinatawag para sa misyon. Nasamahan at palakasin ang loob ng bawat isa. Tulad po ng bilin ho ni Pablo sa pamayanan ng Kristiyano, ingatan ninyo ang pananampalataya na iniiwan ko sa inyo. Palakasin ninyo ang pananampalataya ng itinatagubilin ko sa inyo. To strengthen one another in faith. At hindi ba't napakasarap na malaman na sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng araw-araw nating suliranin, hindi ka nag-iisa sa paglalakbay mo. You are not and you will never be alone. Dahil ipinanalangin na tayo ni Jesus. Yung ebanghelyo po natin ay panalangin ho ni Jesus. Kung bubuksan po natin ang 17 kapitulo ho ni San Juan, kung hindi po ako nagkakamali, hanggang 20 kapitulo, ito po'y mahabang panalangin po ni Jesus bago siya ipagkanulo. Ito ang panalangin ni Jesus para sa kanyang mga alagad. At hindi lang po ang alagad ni Jesus ang ipinapanalangin niya. Pero kasama tayo sa panalangin ni Jesus. Ipinagdarasal din tayo ni Jesus sa harap ng Ama. Kaya hindi ka nag-iisa. Kasama kang naglalakbay. At sa ating paglalakbay, bilang mga Kristiyano, niyayakap natin ang isang misyon.
si Pablo at si Jesus, bagamat nagpapaalam ang kanilang tema, bagamat pagpapaalam ang konteksto ng kanilang mga salita, sa pagpapaalam, merong misyong ipinagkaloob. Kaya nga ho, sa nung pinagdiwang po natin nung Linggo, ang pag-akat ni Jesus sa langit, siya ay nagpaalam. Pero kasama ng pagpapaalam niya, iniiwanan sila ng misyon. At tayo po bilang Kristiyano, yakapin natin ang misyon ni Jesus sa mundo ngayon. Ang palakasin, ang pananampalataya ng bawat isa. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, habang naghahanda tayo para sa Pentecostes, nalalaman natin na kahit nabubuhay tayo sa mundo, hindi tayo nabibilang sa mundo. Tinatawag tayo ng katotohanan ito upang manalangin para sa lahat ng tao kaisa ni Kristo na hindi nagnanais na may maligaw ng landas. Ang ating itugon, Ama, italaga mo kami sa iyo. Ama, italaga mo kami sa iyo. Ang lahat ng Kristiyano naway sumampalataya sa pag-ibig ng Diyos at makatagpo ng pagkakaisa sa nag-iisang pastol, manalangin tayo. Ama, italaga mo kami sa iyo. Ang mga naglilingkod sa bayan naway maging saksi sa katotohanan ng kanilang pananampalataya, lalo na sa paggamit ng kanilang kapangyarihan at sa pagtupad ng kanilang mga pananagutan, manalangin tayo. Ama, italaga mo kami sa iyo. Ang mga Kristiyanong tapat sa pananampalataya, naway magsikap na maging banal sa kanilang araw-araw na pamumuhay, manalangin tayo. Ama, italaga mo kami sa iyo. Ang mga matatanda, mga nangongulila, mga may kapansanan at may sakit, naway magtiwala sa Diyos na nagpapalakas sa kanila sa pamamagitan ng init ng kanyang presensya, manalangin tayo. Ama, italaga mo kami sa iyo. Ang mga yumao, naway mabuhay ng walang hanggang kasama ng Diyos ng pag-ibig, manalangin tayo. Ama, italaga mo kami sa iyo. Butihing Ama, habang iniibig namin ang isa't isa, nabubuhay ka sa amin at nagiging ganap ang iyong pag-ibig na nasa amin. Tanggapin mo ang aming mga panalangin sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Alay na ito.
pala na aming hiling. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling. Pagpapala na aming hiling. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihabilin. At sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin, ang kabanalan ng iyong pagliligtas naway sumaamin sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganap mong kinalugdan. Ito ang nilungati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makaukbo, napupuno ang langit at lupa na kadakilaan mo. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay.
pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahahayag na namatay ang anak na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Sambahin ang alam.
kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala. Kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kayaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Lakbay Lourdes. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan na salubungin ang pagdating ng imahe ng mahal na Birhen ng Lourdes sa darating na May 27, 2023, Sabado, sa ganap na ika-apat at kalahati ng hapon. Ang rito ng pagtanggap ng banal na misa ay sa ganap na ika-5 ng hapon. Mananatili ang imahen hanggang June 3, 2023, Sabado, at ang misa ng pamamaalam ay sa ganap na 12:15 ng tanghali. Makiisa po tayo. Maraming salamat po. Pinaaalalahanan pa rin po ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask.
Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig, pinakikiusapan ang lahat na manatili muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang naway laging magdulot sa amin ng iyong kagandahang loob at pagiliw. At sa kakayahan nito para kami dalisayin, kami naway paging dapating lagi sa iyong nakahain sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo daw muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Sa ngalan po ng ating rektor at kura paroko, Reverend Father June C. Sescon, at ng buong kaparian ng pari at ng komunidad ng Minor Basilica of the Black Nazarene Quiapo Church, ay nais po naming batiin ng isang maligaya at matiwasay na birthday kaarawan ang ating punong tagapagdiwang, Reverend Father Jonathan Mojica. Happy birthday sa iyo, Father, at tunay ngang ito ang araw na ginawa ng ating Panginoon. Kaya tayong lahat ay magalak at magdiwang dahil ipinagkaloob sa ating simbahan si Father Jonathan Mojica at tayo ay nagpapasalamat sa kanyang kabanalan, kagalingan at kahusayan sa iba't ibang larangan. Sa kasalukuyan, si Father Jonathan po ang tumatayo bilang counselor dito sa ating parokya. Paring counselor. At gayon din po, siya po ay spiritual advisor ng mga liturgical ministries ng Quiapo Church. Kaya ang kanyang kagalingan at kahusayan ay tunay ngang kaloob at regalo sa ating lahat. Kaya ang aming pagbati at ang aming dalangin, kagaya ng panalangin ng ating mahal na poong Jesus Nazareno, na narinig natin sa Ebanghelyo sa araw na ito, ingatan at italaga. Ang aming panalangin naway patuloy na ingatan si Father Jonathan at pagkalooban ng magandang kalusugan, kagaya ng kalusugan na mayroon siya ngayon. Sana lahat ng pari maging kagaya niya. Pangalawa, italaga, naway patuloy na italaga ng ating mahal na poong Jesus Nazareno si Father Jonathan upang manatiling matapat sa kanyang misyon at ito ay lalong mas lumago at mas yumabong. Muli, batiin natin si Father Jonathan. Happy birthday! Maraming salamat po at tatayo na po tayong lahat. Salamat po, Father Robert. Salamat po. Tanging hiling ko lang po ang inyong panalangin. At isama ninyo po ako tuwing kayo'y magdadasal, pakisingit na lang po ako sa inyong panalangin sa araw na ito. Yun lang po ang pakiusap ko po sa pamayanan. Pasingit lang po ako. At hindi ko din po... nais ko din pong bigyang pansin, yung nag-serve po sa atin kanina, mga seminarista ho sila.
Kaya po, magandang paanyaya din po ito. Pag may mga anak po kayo, apo, sabi ho ng isang rektor ng seminaryo, kung may sobrang anak po kayo, ipasok po ninyo ng seminaryo. At encourage nyo po sila na magpari. No, may biyaya ang pamilya na may pari sa pamayanan. Kahit yun lang po, yun lang pong panalangin na yon. Panalangin niyo po ako sa araw na ito at panalangin din po ninyo sa inyong pamilya na meron pong pumasok sa seminaryo. Kaya po, nakikiusap po ako, pasingit lang po. No? Sumain niyo ang Panginoon at sumain rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala na lang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito na way maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, inipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulualhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.